Please all stand. Make your name great so that you will be a blessing
and curse those who curse you. All the communities of the earth shall find blessing in you. Abram went as the Lord directed him. The word of the Lord. Thanks be to God. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, bear your share of hardship for the gospel with the strength that comes from God. He saved us and called us to a holy life, not according to our works, but according to His own design. And the grace bestowed on us in Christ Jesus before time began, but now made manifest through the appearance of our Savior Christ Jesus, who destroyed death and brought life and immortality to light through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand.
The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John, his beloved, his brother, and led them up a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one but Jesus alone. They were coming down from the mountain. Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Ngayon po ay ikalawang linggo ng Kwaresma. At ang ikalawang linggo ng Kwaresma ay ang Transfiguration Sunday. Ang pagbabago ng niyo na Jesus. Ang maliwanag po na kung saan ay ito ay nagpapahayag sa atin ng ilang mga katotohanan na maging gabay natin ngayong panahon ng Kwaresma. Tatlong bagay po ang nais namin maging bahagi ng ating pag-inilay para po sa linggo ito. Una, katulad ng lahat ng tao, gusto natin na mayroong pagbabago. Gusto natin kahit na paano ay mayroong something new. May bago. If not totally new. Kahit na hindi kabuluan na may bago, at least kahit na bahagi lamang ay makita tayo may pagbabago. Kasi siguro po dahil sa ito ay nagpapadya na ito ay tumutukoy sa panunlad. Ito ay nagpapahayag ng paglago. Bahagi po na kung saan ay makita natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At makita rin po natin na ito yung naranasan ng mga alagad. Nakita nila ang pagbabago ng Diyo na Jesus. Pero, nawa ay makita rin natin na itong pagbabago ng Diyo na ito is not an end on itself. Hindi nagbabago ng Diyo para, tapos na. Tapos na yung pagkilos na kailangan lamang natin ay pagbabago. Hindi. Ito ay nagbabadya ng higit pa. Itong mga pagbabago na nakikita natin sa laibig na ito. Kumisa kasi may mga tao na dahil sa ang kanilang dinanamis na makita sa mundo ito ay nagkaroon na ng pag-anapan. Kumisa na sinasabi nila na, pwede na ako mamatay. Nakikita ko na yung mga pagbabago na hinahanap ko.
para po sa pagkabaan niyo na Jesus. Hindi. Mayroon pang higit na mas malalo. There is something more than chains. Na makita rin po natin alin na yung pagbabago ninyo at anumang nakita namin yung pagbabago ay tumutukoy sa mas malalim na pagtubod. Ano lang po yung pagbabago ninyo? Patikim lang. Kung sa pagkain o appetizer lang, ito ay pampagana. Pampagana lamang sa atin upang lalo tayo sumigla sa pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil magpatuloy tayo ng ating misyon. Katulad din po ng mga alagad. Ano sabi nga? Magtayo na lang tayo ng kubon, sabi ni Pedro. Tumitog na lamang tayo, isa kay Moises, isa kay Elijah, at isa kay Kristo. Pero hindi. Kinakailangan ni Jesus na bumaba sa Jerusalem. Hindi ito yung kanyang misyon. May maraming pa siyang misyon. Alin yun? Ang kinakailangan niyang harapin, ang misteryo Pascual, kinakailangan niyang magbaka ng hirap, pamatay, at muling mabuhay sa krus. Pero yun po yung una na makita po natin ang pagbabago ay hindi ang pagtutunguhan natin. Pampagana lang yun. Pangalawa, makita po natin na para mabigyan tayo ng lakas at tulad na po na yung pinahayag ni Jesus. No, sapagkat ito yung panahon ng ating buhay na kung saan ay tayo ay nagtatakot. No, katulad ng mga naranasan ng mga alagad ni Jesus. No? They were terrified. Matinding takot ang kanilang naranasan. Matinding pag-aaling lamang. Alam namin na sa pagkakaroon natin sa daigdig na ito sa misyon ay pinapakayag na po ang kapalo. May mga balakid na hinaharap ang tao. Pero ano lang ang kinakailangan nating makita? Katulad na nang ipinamanig sa Jesus. Mula sa tinig na nang galing mula sa itaas, this is my beloved son. Nalubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Kinakailangan natin ang lakas ng mula kay Jesus. At tama-tama rin naman, ngayong taon na ito, bilang pagdiriwang ng 100 taon ng anibersaryo ng mahal, ng pagpapakita ng mahal na Birheng Maria ng Fatima, ay pinaalala sa atin yung isang mensahe ng mahal na Birheng ng Fatima. Ano yun? Nawa ay huwag nating kalimutan ang lakas na dulot ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng alin ng pagdiriwang ng banal na misa at ng pagtanggap ng banal na kumanyon. So for 100 years, ito ay 1917. Ngayon ay 2017. Puntusin ay 100 years na nakalipas, pero parang malayo pa tayo sa katotohanan na ipinamanhig ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng mahal na Birheng Maria ng Fatima. Ano? Kasi bakit? Hindi lang yung pagtanggap ng kumanyon at ang pagdiriwang ng misa. Nalo, ang panyayari, daily celebration of the Holy Eucharist and the daily reception of the Holy Eucharist. So, sabi nga natin ay tayo kuminsan nagagawa lang natin ito pag-araw ng Linggo. No? Pag-araw ng Linggo. Hoping to sustain our spiritual well-being. Pero yung panyaya ng mahal na Birheng Maria ay alin, kumari alin as frequently as we could. Tumaari na ay everyday.
But anyway, kasi nga sabi nga natin, medyo mahirap sa sitwasyon na pinabibilangan namin kasi malayo yung ating pinagtatrabahuan. No? Pero sana po ay ito yung makita natin. No? Kung may ari man, may mga panahon na kung pwede tayong makasimba araw-araw, ay maging lakas natin. Kahapon na ako sa aming pag-meeting ng Paris Pastoral Council, sabi nung isa, Father, alam niyo, malungkot ang maging balo. Nalulungkot kayo. Kumuha tayo ng lakas ni Jesus sa magsimba kayo. Tumanggap kayo ng banal na komunyon. Kung mas malimit, mas maigit, as long as wala kayong pagkakasala. Kung may pagkakasala, mag-umpisa. Nagugulumihanan kayo, go to mass as frequently as possible. Tanggapin ninyo sa Jesus sa anyo ng kanyang katawan at dugo. Nagabawag-abagabag kayo, go to mass. Yung mga tao, hindi nila malaman kung ano yung kanilang gagawin. Isa pong bahagi na usan ay huwag natin kalimutan ang pagdiriwang ng napakataas na antas ng panalangin. Ang pakikisa sa kanyang pagdiriwang ng misa, pakikinig ng kanyang salita, at ng pagtanggap ng kanyang banal na katawan at dugo. Napakahalaga po na huwag namin kalimutan sa gitna na marami namin alalahanin sa daigdig na ito. At tayo, hindi man tayo makasimba ng everyday, at least mo sa online, no? At least, pinaka-least na yun, ay every Saturday. Sana po ay pinakamababa sa akin na makapag-iwang ng misa at makatanggap ng kanyang banal na komunyon every Saturday. Pero kung mas malimit, mas maganda. Kasi yun ang pangayon ng buong pinupan. Ito ang pinakamamahal ko anak. Makinig kayo sa kanya. At yan ay yung most natin mapapakinabangan sa loob ng sakramento ng banal na Eucharistia. Pangatlo, kung ang transfiguration is not the end, if it's only a miracle towards a greater end, then what is the end? Ano yung pinakadulo natin? Ay di yung paanyaya na yung pinapaayon ng buong metapal. Sabi na niya, ay huwag niyong sabihin ito hanggang ang anak ng tao ay hindi muling mabuhay. Yung mga nakita natin namang pagbabago, pag-anap ng buhay ng tao sa daigdig na ito ay should lead us to experience with Jesus the victory against sin and death. Nawa po sa pamamagitan ng ating pagkilos sa daigdig na ito ay siyang magbigay sa atin ng tagumpay. Tagumpay kasama sa Jesus. Tagumpay laban sa kasalanan. Ginawa ko huwag natin kalimutan kasi baka mamaya maraming nangyayaring maganda sa ating buhay. Nung umaman tayo, parang na pinagbago mo. Mayaman ka na ngayon. Baka nung mamaya, pagyaman mo ay drug lord ka na pala ngayon. Napalayo mo sa Diyos. Hindi ka na palapit sa Diyos. Dapat po ang ating paggalaw sa daigdig na ito'y alin ay nawa ay maging kabahagi ni Kristo ng tagumpay laban sa kasalanan, laban sa kasamaan. Kasi baka mamaya, yung pagbabago na nangyari sa atin sa daigdig na ito, baka mamaya nakalimutan natin ang Diyos. Ay hindi, nagtagumpay ang kasalanan sa atin kapag ano na nangyari. Resurrection, Ellen.
the victory of God over sinfulness sa mismong karanasan natin sa daigdig na ito. Ibig sabihin ay, nawa ay nakikisa tayo sa pagliligtas ng Diyos laban sa kasalanan, laban sa kasamaan. Hindi yung pag-ayon ng pumukapag, hindi yung resurrection, ang muling pagkabuhay, ang tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan. Natulungan tayong maging banal. Natulungan tayong mapalapit kay Jesus. Natulungan tayo na tunay na higit na pakinabangan ang pangako ng Diyos ng dahilan ng kanyang paghihirap sa daigdig na ito. Alin yun? Ang makasama siya doon sa kanyang kaharian sa langit. So ito pong pagkulo ito, maniniwala ko po na maging bahagi po ng aming paninilay sa araw na ito. Una, makita po natin na ang pagbabagoan niyo na Jesus ay hindi ang pinakadulo ng aming pagkilos. It is only a vehicle towards a more blessing. Ano, tawa pa kita na rin ito. Appetizer na rin yung pagpapagal nito sa pagtugon sa panawagan ng buong may kapal. Pangalawa, nawa patuloy tayo mapalakas sa pagtahak natin sa daigdig na ito, lalong-lalo na sa sakramento na ipinagkaloob ng Diyos, ang kanyang banal na Eukaristiya sa pamagitan ng pakikiisa sa kanyang pagdiriwang at pagtanggap ng kanyang katawan at dugo. Pangatlo, ay nawa yung pagbabagong nakikita natin ni Alin ay maging daan upang maranasan natin ang tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan. We pray, Lord, listen to your people, that those who are
the struggle to grow in faith, hope, and love, we pray, Lord, listen to your people. That government leaders may show deep concern to the people they serve, so that a better tomorrow is secured, free from all kinds of abuses. We pray, Lord, listen to your people. That the Lord watch over refugees and exiles, those separated from their loved ones, those who are lost or have left home, and bring them back safely to the place where they belong. We pray, Lord, listen to your people. That those who have come before us in faith enjoy the visions of the Lord's glory forever in heaven. We pray, Lord, listen to your people. Lord, give us the strength to follow Jesus even on the way of the cross. For beyond suffering awaits your glory. Through Christ our Lord. Amen. May this sacrifice, O Lord, we pray, bless us all our faults and sanctify our faithful in love and mind for the celebration of the Paschal festivities. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up.
It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. Through Christ our Lord, for after he had told the disciples of his coming death on the holy mountain, he manifested to them his glory to show even by the testimony of the law and the prophets that the passion leads to the glory of the resurrection. And so, we the powers of heaven, we worship you constantly on earth and before your majesty, without end, we acclaim. In a similar way, when some taking the chalice filled with the fruit of the vine, he gave thanks and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Thank you.
the mystery of faith. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, and
By the help of your mercy, you'll be always free from sin and saved from all distress. As we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ.